nakakabilib kasi Tuesday na ako nga na natuwa ako dahil kahit nag-aalaga ka noon, hindi mo napabayaan yung pag-aaral mo. Opo. Scholar ka. Opo. Oh, talino, no? Sabi po kasi ng mga magulang namin, kapag ano, wala kasi kami talagang pinanggalingang pera. Kumbaga mula sa lolo't lola, wala talagang pagmamalaki na, na perang minana, ganyan. So kapag nag-aaral ka mabuti, yan na yung pinakakayamanan mo. So pwede mo yung ipasa sa anak mo kasi matuturuan mo siya ng value ng education. Tsaka bukod doon, pag di ako naging scholar, di na ako mag-aaral kasi wala kaming pang tustos. Kung si Kakay hindi nakakapag-exam, kami talaga wala. Wala talaga. Wala talaga. Pero itong pagka-scholar niya, DOST scholar. Ano ba scholar? Yan? Scholar? Scalawag? Ano ba yung DOST? Department of Science and Technology. Because I was enrolled in the Manila Science High School. In paano? Paano ka naging ano doon? Yeah, yung tatalino ng mga bata doon. Yeah, they don't have kilay because it's sunog already. I know, right? they study and don't eat. Every day. Pero ano po, mag-e-examine. Ayan. So, select ano yan, a batch of students. Tapos lahat ng public school, bibigyan kayo ng pagkakataon. Tapos out of 118 examinees, 11 lang yung makukuha. Tapos po, nakapasa. Tapos, after Manila Science, ganun din, nag-apply ulit ako for DOST scholarship for UP Diliman naman and the Ateneo. Natanggap naman? Both schools, yes. Grabe, okay. UP ito ha, UP. Oo. Eto, habang nag-aaral ka, sumasideline ka sa pagbabanda. Eto ba dahil para matulungan kang makapagtustos sa mga gastusin mo? Kasi yung covered lang ng scholarship, yung tuition. Pero yung laboratory fee, yung mga kailangan pambaon, syempre. So ayoko nang humingi ng extra sa mga magulang ko kasi alam ko na nga na marami nang binabayaran. Nung umalis si Myra Ruara for Putresca, nagpa-audition sila sa College of Music ng replacement as vocalist. So, in-invite din ako. Tapos yun, napasok naman. 500? 3 sets? Ganun naman, kasi hati-hati kayo.